Hi guys, welcome back sa ating channel. It's Wing again. Okay, sa araw na ito guys, ay share ko naman sa inyo itong strawberry, no? Pag-aalaga naman tayo ng strawberry. So ito ay may bulaklak siya guys. Medyo payat pa yung kanyang katawan. So itong bunga na ito or bulaklak, tatanggalin natin, ipipins lang natin. Unang bulaklak ito guys, or unang bunga. Bulaklak pa pala kasi wala pang bunga. And then yun na, tanggalin natin kasi payat yung kanyang katawan, no? Ang kinalabasan ito, magiging bansot siya or hindi lumalaki yung bunga niya kapag ipagpatuloy natin ang bulaklak na ito. So ipipins lang natin. Patatabain muna natin yung kanyang katawan, no? Chichik din natin kung ano ang moisture ng lupa, baka tuyo. So ito guys, ayan, nagparami ako kasi ako ngayon. Nagpa-focus po na kasi ako sa nagpaparami. So yung kanyang, sa pamamagitan ng runner. So ito pa, may bulaklak din yung isa. At ito ay natanggal na yung bulaklak. Ay bunga na, no? Maliit na na bunga. So tanggalin natin ito guys, dahil nga ay unang bunga ito or unang bulaklak ito, no? So hindi pwede natin pagbungahin ito kapag maliit pa yung katawan. So kailangan patatabain muna natin. Ang abono natin nito guys ay yung chicken manure, no? Or kung wala naman kayong chicken manure, or yung kalabaw, or kay sa baka, no? Yung tae ng kalabaw ba yun. Itong isa o, mataba siya, ayan. Ito malulusog yung kanyang dahon at ready na for bunga yan. Ito yung mga iba ay ano guys, bali seedling na ito, no? Nagpaparami kasi ako sa pamamagitan ng runners, no? So ito po ay hindi pa mataba yung maliit, mapayat pa yung iba kasi nga ito ay bago ko lang silang transfer, no? So ito may dahon dito guys. Ayan, kuhanin natin kasi yung extrang dahon ay nag-aagawan sila sa nutrients. So kailangan tanggalin yung mga extra dahon. So ito yung guys, oh, yung mga similya na yan, ayan. So yung iba dyan, dyan ang galing yung mga similya. So ang dami guys, madali lang kasi itong mag ano guys, manganak itong strawberry na ito guys. So ayan, mag ano pa tayo ng mag-aabang pa tayo ng mga lupa dyan or paso, no, sa mga ano na yan, mga seedling na yan na hindi pa natin nalagay sa paso, no? Ayan, oh, mga runners yan guys. Ayan, oh, may runners na tumutubo. Ayan, yun dyan galing yung mga ano, mga seedling na yan. Yan, ayan, may ugat na siya, oh. Ayan, dapat lagyan natin ito ng abang din, no, na kumbaga ano. Minsan kasi tinatamad kasi ako guys nung sa pag ano, pag paglagay ng abang, minsan busy, hindi maasikaso. So yun, minsan nagsitubuan na yan sila diyan na ano, wala pang mga lupa-lupa. So yan po ang may share ko guys, no, unang tanggalin na talaga natin. So tanggalin natin yung unang bulaklak kung sa tingin natin maliit pa yung kanyang katawan. Hindi natin nahayaan na ipagpatuloy ito, no, kasi nga hindi maganda ang kinalabasan. So patatabain muna natin. Kung wala kayong mga abono dyan na organic na mga abono, pwede naman ano, triple 14, no? Yung 14 ganun. So mabibili yan doon sa mga nagbebenta ng mga fertilizer. Ayan. So para ano siya, tumaba siya. Sa akin kasi ang ginawa ko ay ano siya, bali organic lang siya, no, mga dumi ng manok, dumi ng kalabaw o di kaya sa baka. So yun ang ginagamit ko panglagay diyan sa pang-abono ba, no. So ito ay patatabain pa natin kasi nga ito'y payat dahil nga hindi natin nalagyan ng abono. So itanggalin natin yung bulaklak para patabain na natin, no. Mag-focus tayo sa pagpataba ng mga focus tayo sa pag-aalaga ng strawberry, no? So guys, ito ay ano lang siya, pang personal use lang, balibangan lang, no? Pwede ding seryosohin kung wala naman kayong ginagawa, gat pwede rin. Kasi sa akin, parang ano ko lang siya, kung mga libang-libangan ko lang, ganun, para hindi tayo maburyong sa buhay, no? Yan, so okay naman, ano lang siya guys. Naparami ko naman siya sa pamamagitan ng runners kasi minsan hinahayaan ko lang siya at ay tumubo naman yung iba, nagbigay ng runners. So yun, naparami tuloy, no. So okay naman, salamat naman at ay at least nalibang-libang ba, no. So at kung magbunga ito, eh di wow, kung di naman, eh di wow pa rin, ganun, at least nalibang tayo konti. So yun lang naman ang importante talaga, ay yung malibang tayo sa ating pong buhay na
kumbaga pang iwas stress ito, guys, no. So, yan po, marami pa akong itatransfer na mga runners. Ayan, maglagay pa ako ng abang dyan, guys, kasi marami nang nagsilabasan na mga runners, no. Maging si Milia din yan, guys. Minsan, parang naano na din ako ba? Parang naboboryo na din ako minsan. Kumbaga, I mean, may busy kasi ako minsan. Minsan, tinatamad na ako mag-transfer. So, yun. Kasi ang bilis nilang dumami, guys, talaga. So, yun lang ma-share ko, guys, sa mga hilig, sa mga stressor berry dyan, no. So, ito lang muna, konti-konti lang.